وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan sa pananampalatayang Islam, hayaan yung talakay natin ang isang paksa mabago ang ating, maiba naman ang ating tatalakayin sa araw na ito na nais kong ipabatid, ipaunawa, at huwag kalimutan na ang kahalagahan ng mga taong ito. Tatalakay natin yung fadlul ulama, kainaman, kahigitan ng ating mga ulama. Hayaan talakay natin ang paksang ito, bagay na ito, nakabilang sa mga paksa na dapat talakay, minsan tinatalakay sa mga khutba. Anong dahilan? Para maunawaan natin, malaman natin, mabatid natin kung gaano kahalaga ang mga eskolar, mga pantas, mga ulama natin sa ating lipunan sa relihiyong Islam, at ano yung karapatan nila sa atin. Walang pag-aalinlangan, mga kaibigan, mga kapatid, na ang mga ulama ay may kainaman, napakahalaga sila sa ating lipunan. Napakahalaga nila sa relihiyong Islam. Walang pag-aalinlangan. Naunawaan natin. Isa sa biyaya, pagpapala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagkakaroon ng mga ulama, mga taong binigyan ng kaalaman hinggil sa relihiyong Islam, upang ituro sa atin ang mga katuruan ng relihiyong Islam. Magbanggit tayo ng mga ilang kainaman, fadl, kahigitan ng ating mga eskola, mga ulama, mga pantas, dalubhasa. Isa sa nagpapakita o tumatalakay hinggil sa kanilang kahigitan, una, al-ulama warathatul anbiya. Ang mga ulama, sila ang tagapagmana, pumalit sa mga anbiya. Paragi nating naririnig ang hadith na ito. Al-ulama warathatul anbiya. Ang mga ulama ang tagapagmana, kahalili, pumalit sa mga propeta. Anong ibig sabihin ng tagapagmana? Pumalit. Sila ang kahalili. Pumalit sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, bagamat wala nang propeta maliban sa wala nang susunod na propeta pagkaraan ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mga ulama ang nagparating ng Islam pagkaraan ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa, ang mga sahaba, mga ulama. Tinatawag silang mga sahaba, mga disipulo, pero sila ay mga ulama, higit na maalam sa relihiyong Islam. Tabi'in, pumalit sa kanila. Tabi'in. Ang apat na imam, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, at iba pang mga ulama, generation by generation, hanggang ngayon, hanggang sa pagbunong ng mundo, hindi mawawalan ng ulamang umman na ito, dahil ito ay pangako ni Allah subhanahu wa ta'ala na pangangalagaan ang relihiyong Islam. Bumipili siya ng mga taong mula sa mga mararangal, mga mabubuting taon na pumoprotekta ng din ng ating relihiyon. Sinong nagparating sa atin ng Islam?
pagkaraan ng propeta Muhammad. Ang mga sahaba, sila ay naglakbay sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa. Nilalakbay nila ang mga ilang buwan, ilang linggo, araw, bilang pagpupursigi, pagpupunyagi. Sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, may parating lamang ang Quran. Ang mga ulama natin nagsaliksik ng kaalaman. Ilan sa kanila, simula ng pagkabata hanggang sa pagtanda, dahil ang pagsasaliksik ng kaalaman walang natutukoy. Walang tukoy na panahon hanggat nabubuhay ang isang tao, dapat siya ay nagsasaliksik ng kaalaman. At kanyang ipinaparating ang kanyang kaalaman na makakabuti sa mga kamusliman. Sa mga ulama natin, naunawa, nalalaman natin ang tama at mali. Ang matuwid at hindi. Ang halal at haram. Sila ang liwanag. Sila ang sinasanggunihan natin sa lahat ng ating gagawin. Dahil ang Islam ay saklaw niya ang lahat ng aspeto ng buhay. Mayroong kaalaman, mayroong panuntunan, mayroong pagsasabatas. Si Allah subhanahu wa ta'ala at ang mga ulama ang nakakaalam nito. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, innal ulama warathatul anbiya. Ang mga ulama ang kahalili, tagapagmana ng mga anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirham. Ang mga nabi, mga propeta, hindi nila ipinamana, wala silang ipinamana ng salapi, dinar o dirham. Subalit, bagkus ang kanilang ipinamana ay ang kaalaman. Faman akhadahu akhada bihawfin wafir. Sino mang kumuha nito, itong minana, iniwan ng mga propeta, ito yung kaalaman sarili yung Islam, tunay na nagkaroon ng napakadakilang bagay, napakadakilang biyaya. Isa pang aya na tumutukoy, isang ayang tumutukoy sa kaigitan ng mga ulama. Si Allah subhanahu wa ta'ala nang bagitin niya ang katibayan hinggil sa kanyang tauhid, kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinagsaksi niya, pinatistigo niya ang mga anghel kasama ng mga ulama. Bilang karangalan sa mga ulama na sumasaksi na wala nang dapat sambahin libang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Shahid Allah annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa hu wal azizul hakim. Sumaksi si Allah at ang mga anghel at ang mga ulama na wala nang dapat sambahin liban sa kanya. Itinaas ni Allah subhanahu wa ta'ala ang antas ng mga ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itinaas ni Allah subhanahu wa ta'ala ang antas ng mga mananampalataya mula sa mga mu'min at sila yaong mga binigyan ng kaalaman. Makikita natin kakaiba ang karangalan, antas ng mga ulama. Kahit may mga gagawin na may kaugnayan sa relihiyon, mga ulama ang higit natin nirerespeto, ginagalang. Kahit ano pang natapos ng isang tao na makamundong profesyon, kurso, subalit kakaiba ang mga taong binigyan ng kaalaman sa relihiyong Islam. Dahil inunawa nila, pinapabatid nila sa atin ang mga bagay na hindi natin nalalaman. Pinuri ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga ulama. Anong sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna Allah wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard hatta an-namla fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Tunay na si Allah at ang mga anghel at lahat ng nilalang sa mga kalangitan at mga kalupaan, maging ang
maging ang langgam sa kanyang lungga, maging ang balyena sa karagatan, lahat ng ito ay nananalangin ng kabutihan para sa taong nagtuturo ng agama at nagtuturo ng relihiyong sa mga tao. Lahat nagsasalawat, nananalangin ng kapatawaran, kahabagan para sa taong mga nagtuturo ng kabutihan at sila yung mga ulama. Itong mga kaigitan, itong pinaka punto na gusto kong talakayin. Itong mga binanggit natin na mga dalil sa kainaman ng mga ulama, ito ay nagpapahiwatig, tumutukoy lamang sa kahigitan kainaman ng kaalaman at marapat sa ating bilang mga magulang na himukin natin ang ating mga anak na pag-aralan nila ang Islam nang sa gayon dumarami ang mga ulama, mga ustads, mga daya sa ating lipunan. Naghihimok sa atin na paramihin natin ang mga ulama, fiddin, mga ulama, mga eskolar sa agama. Himukin natin ang ating mga anak. Ngayon, kakaunti lamang yung mga nagiging ulama. Dahil mas higit natin binibigyan diin ng mga makamundong kurso, makamundong bagay, bagamat hindi ito masama. Mas inaangad natin yung salapi, sweldo mula sa mga profesyon ng mga makamundo. Halimbawa, isang pamilya, merong limang anak, pitong anak, halos lahat pinag-aaral sa Western education, walang agama. O di kaya yung matalino sa mga anak, sinasabi nga ito, gawin kong teacher, nurse, doctor, pero yung tamad, yung hindi talento, ay itong gawin kong pag-aaralin natin sa madrasa. Baliktad. Yung kapaki-pakinabang ang ginagamit natin sa mundo. Saan ang pagmamahal natin sa relihiyong Islam? Saan ang pag-unawa natin sa relihiyong Islam? Dito lamang sa Davao, iilan o bilang-bilang lamang ang mga ulama. Marami akong napuntaan mga barangay, mga lugar ng mga Muslim na nangangailangan ng mga ustad, mga ulama. Saan ang pagkukulang sa ating mga magulang, tayong mga magulang? Wala tayong goal, paghahangad, pangarap. Hindi natin napapangarap, naisip na gawin kong ulama itong anak ko, pag-aralin ko. Ayaw niyang ituri lang kanyang anak, mag-stay in, mag-aral sa isang turi. Dahil hindi daw niya kayang iwanan, hindi makapiling ang kanyang anak sa bawat araw at gabi. Nakakapagtaka. Subalit kapag ipapadala sa Manila upang maghanap buhay kahit ilang taon, hindi niya makita basta may salapi, may pera. Subalit kapag sa agama, wala. Subhanallah. Anong kabutihan meron kung dumarami sa atin ang mga ulama? O di kay mga ustad, may alam sa Islam. Mawawala ang kamangmangan. Isipin niyo kung bawat pamilya may mga nakapag-aral, mga hafid, mga ulama, mga ustad. Subalit ito hindi natin binibigyang diin. Wala tayong pagpapahalaga. Wala tayong, subhanallah,
Hindi natin pinoproblema ang ating mga kalagayan pagdating sa relihiyo. May isang community, walang ulama. Nagre-reklama ang mga tao dahil mismo kayo ang problema. Hindi nyo pinapag-aral ang inyong mga anak sa madras, mga madrasa. Hindi kayo gumugugol ng salapi. Masyado tayong madamot pagdating sa relihiyo. Bagamat napakaliit ang nagagamit natin kung ating pag-aaralin ang ating mga anak sa mga madrasa kumpara sa mga Western education. Kailangan sa panahon ngayon, isa sa bakit mga Muslim nakakagawa ng krimen, karahasan, o bakit ang mga non-Muslim binabato tayong mga Muslim ng mga ganito, ganyan, dahil ang pinakamalaking sakit ay dahil ang mga Muslim ay mangmang sa agama, sa reliyong Islam. At isa sa dahilan kung bakit maraming mangmang, dahil kakaunti ang mga ulama, hindi sapat. Pag-aralin natin ang ating mga anak, kahit hindi maging ulama, basta maunawa nila ang relihiyong Islam. Himukin natin sila. Isapuso natin na ito ay may pananagutan ako dito. Matakot tayo maging gaya ng ating paulit-ulit na nababanggit dito. Nasa kabilang buhay, maaring ikaw ay itapon sa impyerno ng apoy dahil sa iyong pagkukulang sa bagay na ito. Hindi mo hinimok ang iyong mga anak na pag-aaralan ng Islam. Yung nakakapagsala, natakpan nila ang kanilang aura. Ang dami. Dito sa atin sa Davao, Christian area, mga anak natin, subhanallah, nag-aaral sa Western education na walang mga aura. Hindi nagtatakip ng aura. Sumasali sa mga okasyon, mga party, nakikisayaw sa mga kufar o hindi maharam, nakikikamay, nakikibeso, ginagaya ang kasuotan ng mga celebrity, artista, hindi alam ang sala, hindi alam ang pagta-hijab, mangmang sa relihiyong Islam, gumagawa ng haram. Anong dahilan ito? Dahil hindi natin sila hinimok sa relihiyong Islam para maunawa nila ang ating agama. Ito ay pananagutan. Anong sinabi ng Rasulullah? La yadkhulul jannata dayyuth. Hindi makakapasok sa paraiso ang dayyuth, yung taong nagsasawalang kibo, walang pride sa kanyang mga haram, mga kahalayan na ginagawa ng kanyang mahal sa buhay. Asawa, mga anak, ito yung responsibilidad natin. Sa'yo na magulang itatanong lahat ng ito. Hindi sa itatanong ni Allah sa kabilang buwan. Nakapag-doktor, nakapag-nurse, engineer, ano pa man. Maganda to. Pero ang itatanong sa iyo ni Allah patungkol sa agama. Patungkol sa agama. Marunong ba ang anak mong bumasa ng Quran? Nakapagsala ba? Sa libingan lamang. Man rabbuk wa man nabiyuk. Sino ang iyong Panginoon? Sino ang iyong propeta? Anong isasagot ng anak mo? Ikaw mismo, anong isasagot mo? Kung hindi mo pinag-aralan kung sino si Allah, kung paano siya sambahin, kung sino ang iyong propeta, ano ang kanyang talambuhan? Mas pinag-aralan mo, mas alam mong talambuhin ng mga celebrity, mga artista. Siguro, kung itatanong sa atin ng karamihan, nung ilan sa atin, sino ang inyong propeta? Ang tanong mo, wala siyang masasabi. Tanungin mo, kingil kay Carlo. Ang dami niyang alam. Nasusubay ba yan? Ito ay, subhanallah, kakulangan, sakit na dapat natin binabanggit. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga karapatan ng ating mga ulama, dapat ibigay natin sa kanila. Anong sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Laisa min ummati man lam yujil kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. La, hindi kabilang sa aking umma ang hindi niya igalang ang mga matatanda at kahabagan ng mga bata, mga maliliit sa amin, at hindi niya alamin ang kahalagahan ng mga may mga alam sa amin. Kabilang sa nabanggit, igalang, respetuhin sila, magmalasakit sa kanila, sundin ang mabuting kautusan na inuutos batay sa relihiyong Islam. Isa sa mga pagsubok sa ngayon, ang problema naman isa sa suliranin, may mga taong pinangimasukan ang mga usapin sa relihiyong Islam. May mga ilan, pasintabi-tabi, mga professional na pinangimasukan ang relihiyong Islam na isinasabay nilang agama sa pagbugso, mga modern teknolohiya. Halimbawa, sinasabi nilang may mga modern Muslima. Subhanallah, kalokohan itong kataga na ito, modern Muslima. Ewan ko kung saan nagmula itong modern Muslima. Makabago Muslima, ibig sabihin, makabago Muslima na wala sa panahon ng Rasulullah. Kasuotan o panuntunan na pwedeng gawin ng mga makabago Muslima na nawala sa panuntunan batas na sila ang nagpabago nito. Ang mga panuntunan ng relihiyong Islam na ipinabutos ng Rasulullah, hindi sapat. Ang mga panuntunan ng pagsasapatas na isinabatas ng Rasulullah patungkol sa hijab ng mga kababaihan, kompleto, ganap na dapat sa buhay pagkaraan ng Rasulullah hanggang sa paguno ng mundo. Walang modern Muslima. Walang modern Muslima. Itong mga tao nagpapalaganap ng itong katuruan na ito, profession man o may kaalamang kakaunti sa Islam na binibigyang pakahulugan ng hijab ng maling kahulugan, sila yung mga taong mangmang. Sinusunod nila ang pansariling pagnanasa, pagunawa. At itong pinakamalaki, ginagaya nilang mga kufar, panggagaya sa mga kufar. Gusto nilang isabay ang Islam, ang kasuotan ng mga kababaihan sa mga makabagong kasuotan na sa pag-aakala nila ay walang paglabag sa Islam. Subalit, napakalaking paglabag. Halimbawa lang, hijab, inunawa nilang hijab, belo lamang, pero subhanallah, nakikita ang buhok. Ito daw ay hijab. Hindi hijab yan. Walang modern Muslim. Ito ay mga taong mangmang, pinanghimasukan nilang relihiyong Islam. Huwag natin kunin sa kanila at maging aware tayo laman sa mga taong ito. Ito'y propesiya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bayna yaday sa'a sinina khadda'a yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadhdhabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybada qila wa ma ruwaybada qala al-mar'u at-tafi yatakallamu fi amri al-'ama. Sabi ng Rasulullah, darating ang mga huling henerasyon, mga panahon ng panlilinlang. Itong mga panahon na ito, gaya ng panahon ngayon, paniniwalaan ng mga sinungaling at pabubulaanan ang mga makatotohanan at pagkakatiwalaan ang mga traidor, mga taksil, at ituturing na taksil, traidor ang mga mapagkakatiwalaan. Magsasalita ang mga ruway biba. Sabi ng mga sahaba, ya Rasulullah, sino ang mga ruwaybada? Sabi ng Rasulullah, al-mar'u tafi, isang taong mangmang, walang silbi, nagsasalita sa relihiyong Islam na walang sapat na kaalaman. Walang sapat na kaalaman. Isa to sa fitna, lalo na ngayon sa social media, nagsasalita patung sa relihiyong Islam, walang sapat na kaalaman. Nagbabanggit kunwari ng mga dalil, mga katibay mula sa Quran Hadith na napakalayo ng dalil o ng pagkakahulugan o pagbibigay paliwanag sa mula sa mga dalil na to.
Gabay nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, patawarin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, naway gawin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na kaibig-ibig, kamahal-mahal ang relihiyong Islam, na maghimog sa atin, na ating himukin ang ating mga anak na pag-aralan ng Islam, na sila'y maging mga ulama, mga saleh, mga matutuwid na tao. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ani bima fi min al-ayati wa dhikri al-hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisari al-muslimin min kulli dhanbin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Isa sa mga karapatan o di kaya dapat natin unawain hinggil sa mga gawain ng ating mga ulama ay ang pagsasabi ng katotohanan. Ang gusto kong bigyan din dito, huwag tayong madismaya, masaktan kapag may mga nababanggit ang ating mga ulama na labag sa ating mga sarili. Ito ay pagsasabuhay, pagganap lamang sa kanilang obligasyon. Yung al-amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar. Ito yung katangiang tinataglay ng umma na ito na wala sa ibang relihiyon, wala sa ibang nasyon. Kailangan natin, ang mahalaga hindi sa paraang pagmamaliit o natutukoy na pangalan o grupo. Kung may babanggitin na ilang pangalan sa ilang kadahilan ang pinapahintulutan ng relihiyong Islam. Katulad ng pagpapaliwanag nila sa atin hinggil sa mga tamang paniniwala o laban sa mga bid'ang mga gawain. Na sa ngayon, may mga nagpapalaganap, nagtuturo, nangangaral ng mga lihis na mga katuruan, mga bid'ang mga doktrina, mga bid'ang mga gawain. Kahit parati natin narinig na bid'a, minsan may mga taong emosyon ang kanilang pinapail. Magpasalamat tayo dahil may mga ulamang pinapaliwanag sa atin, sinasabi sa atin na ito ay bid'a sa Islam para hindi masayang yung mga gawain pagsamba natin. Yan ang katotohanan. Yan ang katotohanan. Sinabi ni Ali radiyallahu anhu, hina sakata ahlul haq anil batil, tawahama ahlul batil annahum ala haq. Kapag hihimik, tatahimik ang mga ulama hinggil sa kabaluktutan, maling katuruan, mga bid'a, ano pa man, aakalain ng mga taong nasa kabulaanan, mga lihis na grupo mga tao na sila ay nasa katotohanan. At lubos silang magpupursige dahil walang sumisita sa kanila. Kailangan may mga tao na sumisita, nagtuturo, nagutos ng kabutihan, nagbabawal ng kasamaan sa bawat komunidad, lalong-lalo na sa ating lipunan. Ito ang inutos sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Sino mang makakita ng munkar, baguhin niya ito sa kanyang sariling kamay kapag meron siyang autoridad. Kung hindi niya kaya, baguhin niya sa kanyang pananalita. Kung hindi niya kaya, baguhin niya kahit lamang sa puso niya. Sitahin mo, magkaroon ka ng pagkamuhi sa masamang gawain na iyon. At ito ang pinakamagaan na iman. Yung sisitahin mo lamang sa puso, hindi mo kaya magsalita. Sabi ko, ano pa kaya yung taong hindi na nga nag-utos, sumita sa kanyang kamay o di kaya dila, wala pa siyang pagkamuhi sa kanyang puso, hinggil doon sa haram na gawain. Ano na kayang iman ang merong sa taong ito? Na sinasang-ayon na niya yung mga haram at wala siyang nararamdaman na pagkamuhi, pagkabuot laban sa haram na gawain. At binigyan tayo ng babala, mga kapatid, hinggil sa pagmamaliit, pangahama, paninirang puri sa mga ulama. Napakaraming mga dalil, katibayan na nabanggit ng ating mga ulama bilang babala. Si Ibn Abbas radiyallahu anhu, isang sahabi, sabi niya,
Man ada faqihan faqad ada Rasulullah. Sino mang ang manakit, maminsala, mangutya, manginsulto, manira sa isang maalam, ulama sa Islam, katunayan, kanyang pininsala ang sugo ni Allah. At sino man ang pinsalain niya ang sugo niya, latunay na ang kanyang napinsala ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng mga ilang mga ulama, a'radul ulama ala hufratin min hufari jahannam. Ang paninirang puri sa mga ulama ay hukay na kabilang sa mga hukay ng impyerno apoy. Ito lamang, kabilang lamang, paninirang puri, pamiminsala sa mga ulama. Ano pa kaya yung pagkitig, pagpatay sa mga ulama ng hindi makatarungan? Nakatulad ng nasasaksihan natin ngayon, mga ulama, mga kaibigan, mga kapatid, hindi natin naunawaan ang kanilang kahalagahan. Mga ustad, mga daya, mga ulama. Ang ilan sa kanila, buong buhay nila, ginamit sa relihiyong Islam. At hanggang ngayon, nagsasaliksik sila ng kaalaman at pinapalaganap ang ating relihiyong Islam. Marami sa ating mga ulama noon at ngayon dito sa atin sa Pilipinas ang nagbuwis ng buhay para lamang sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala, para lamang sa relihiyon, para lamang may parating ang relihiyong Islam. Ilan yung mga ulama o di kaya mga ustad o di kaya mga duats ang pinatay, kinitil ng hindi makatarungan? Ang nakakalungkot pa noon, ang nakakalungkot pa doon ay kabilang sa ating mga kapatid natin, mga Muslim, na kayang patayin, kayang kitilin ang ating mga ulama. Anong kaparusahan? Anong isasagot mo kay Allah subhanahu wa ta'ala? Tingnan lamang natin ang sinabi ng Rasulullah. La zawalu dunya awwalu inda Allahi min zawali min katlil mu'min. Ang gumunaw ang mundo ay mas magaan kay Allah subhanahu wa ta'ala kaysa kitilin ang isang mananampalataya. Ano pa kaya kung ulama? Dito sa Pilipinas, subhanallah, nakakalungkot isipin. Maraming mga ulama, mga duas, mga kapatid natin, mga balik Islam, mga duas nagpapalaganap ng relihiyong Islam, ang pinapatay, kinikitil ng hindi makatarungan. Marami sa kanila ang nagbuwis ng buhay dahil lamang, para lamang sa dilim na ito, para lamang sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sila ay naging mga syahid, mga martir sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si Iblis, nagagalak, higit na natutuwa kapag ang namamatay o pumapanoy ang mga ulama. Alam niyo ba yun? Nabanggit na si Iblis, nilagay niya ang kanyang trono sa dagat. At pinapalakad ang kanyang mga kawal, mga kampon, upang ligawin ang mga tao. Kapag may mga namamatay na ordinaryong Muslim, wala siyang pakialam. Kapag ang namamatay, pumapanaw ay mga ulama, higit siyang natutuwa, nagagalak. Tinanong siya ng kanyang mga kawal, mga kampon, mula sa mga shaitan. Ya Iblis, bakit kapag ordinaryong Muslim ang namamatay, wala kang pakialam? Subalit kapag mga ulama may mga kaalaman ang pumapanaw, higit kang natutuwa at nagagalak. Sabi ni Iblis, dahil pabor sa akin kapag ang namamatay mga ulama, dahil nawawala ang kanilang kaalaman at marami ang nalilihi sa matuwid na landas. Mas nagagalak si Iblis kapag pumapanaw ang mga ulama. Pangalagaan nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga ulama. Pangalagaan nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga ulama. Mga ulama ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah. At naway paramihin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga ulama sa ating, particular dito sa atin sa Pilipinas. Ibadallah, inna Allah amarakum bi amri kad bada fi bi nafsi faqal azamin qa'il inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiyya ayu alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim.